Gaano kahalaga na maipresent itong mga balanse at totoo at tamang mga punto kung bakit dapat mawala itong indefinite suspension at kailangan tulungan ng Senado ang ganitong kaganapan sa ating bansa, sapagkat the last time that I checked today, wala tayo sa ilalim ng martial law, pero itong presidente na anak ng diktador na tatay niya na at least matapang na hinarap sa pamamagitan ng martial law declaration. Saka brilliant. Oo, marunong gumamit ng batas. Ito naman, nagtatapang-tapangan lang, pero may kapal pa ng mukha na magpakilala sa foreign correspondents na pinoprotektahan niya ang isang malaya, critical na media. How important is this for the Senate and the nation to see sa ang ganitong pangyayari? Sa experience ko kasi bilang abogado, yung tinatawag na preventive suspension is not part of the of a penalty. Okay. Preventive suspension, part yan ng due process. Mm. So 30 days lang yan. Sa iba, 60 days. 60 days. Yun ang pagkatapos dapat ibalik na. Mm. But yung walang preventative suspension na indefinite. That is a clear violation ng due process clause ng ating salikang batas. Because what is the purpose of a preventive suspension? Ang purpose ng preventive suspension, para kung may possible na mga influence during the investigation, mapigilan yung mga possible na influence. So therefore, itong preventive suspension na ito, maliwanag na pangbabraso ng gobyerno sa media. Uh-oh. Tama, tama yan. At mamang malala, indefinite ang kanyang ginawad after 30 days. Oh yes, wala kasing preventive suspension na indefinite. Attorney Mark, if you check the governor of Del Norte, Davao Del Norte, preventive suspension. 60 days maximum. 60 days preventive suspension. Uh-oh. Mas worse ang SMNI. Preventive suspension na indefinite. If there's such thing as indefinite suspension. So kung... At ang malala, walang complainant. Walang complainant, walang hearing na bigyan tayo, yung SMNI, bigyan ng SMNI ng pagkakataon na magpaliwanag. Yes. And we all know what this, why this is. Yeah. This is because of SMNI... for a lot of reasons, gave the platform to the former president to speak, no? The sagikan kasama sa masa. And of course, number two, yung laban kasama ang bayan, anti-CPP, NPA, NDF yun, na ngayon ay may collaboration with the Speaker of the House, no? Mm. So, and then number three, SMNI, Pastor Kiboloy is a very good friend of the president. Yes. No? So, and actually, kaya ginigipit ng ganyan. By the way, Kaya, sige, go ahead. Dapat nung... yung lahat ng mga ginagawa ng NTC, willing ang legal team ng SMNI na humarap doon sa NTC. At para mailahad sa kanila ang mga ebidensya nito. Dapat kami magpaliwanag. Gusto namin magpaliwanag. Ang problema, sila hindi. Wala hindi naman pumunta, hindi naman sumipot. Hmm. Hindi sumipot. Grabe. Tapos, hindi pa nag-file ng pre-trial brief. Sila mismo, vina-violate nila ang sarili nilang rules ng NTC. So parang ano, parang ang sinasabi mo, no, skandaloso talaga yung sinasabi mo. Nasya-shock ako talaga. Parang sinasabi mo, sinasabi ni Bongbong Marcos, wala akong pakialam. Whatever I say goes, whatever I want goes. I don't care. Mm. I don't care about the laws of the land. I don't care about the constitution, about your human rights, about all this important, the press freedom, or your expression to, your freedom to express yourselves freely. Wala akong pakialam dyan. Ako masusunod. Mm-hmm. And... dahil dyan, authoritarian ka talaga. Authoritarianismo ito. And dahil dyan, Attorney Mark Tolentino, lumalakas ang loob ng NTC ni Martin Romualdez ng Kongreso na abusuhin ang batas at kapangyarihan nila. How dangerous are these things kapag hindi natin ito ipinaglaban sa lahat ng forum the way na hindi tayo tumigil sa loob ng Kongreso, sa Senado, at sa Korte? Attorney Mark, hindi tayo lumalaban, tatahimik lang tayo dito, tutunganga lang tayo dito, so, baka mawala na yung democracy ng Pilipinas. Wala ng democracy, wala ng batas, wala ng freedom of press, wala ng freedom of expression. That's why, ang SMNI, ang legal team ng SMNI, of course, yung mga kaibigan po natin na sumuporta sa SMNI, lalo na si Ka Eric at saka si Dr. Lorraine, tayo ang lumalaban. Hindi ito for us. We are just instrument. Correct. Of this freedom. And in fact, ano, attorney, no, we'll inform the Filipino people. Kami dito, inaalay na namin yes. ito. Hindi na kami tumitingin sa Marcos administration. Hopeless case ito. Hmm. So talaga nag-aalay na lang kami dito. But this is about our country now. Yes. Kasi ano ba yung freedom of the press? Yan ang halige. Yan ang foundation ng isang demokrasya. Hmm. Bakit sila, I've never seen a quieter and more silent and scared media than we have right now. Sobrang tahimik, natakot na takot magsalita. Mm. Eh ang media, doon yun yung nakukuha yung information. So correct. Nakikita natin ngayon, marami sigurong tinatago.
itong administrasyon na ito, exactly, na ayaw nila marin malaman ng Pilipino yung pambababoy at pagnanakaw at pagbabalahura na ginagawa nila sa ating mga kababayan. Correct. Attorney Mark, ang tanong namin doon, dugtong sa binanggit ni Ma'am Lorraine, kung bakit nila tinanggal, nilumpo, pinaralisa sa lahat ng illegal at high-handed, authoritarian at despotikong pamamaraan, ang SMNI, is because kailangan nilang patahimikin, busalan ang critical media, yes, na hindi totoo ang binabanggit ni Marcos na may critical media sa Pilipinas. Lahat ay naging kasabwat, naging colluder, at naging sunod-sunuran sa kanila. Ngayon ang tanong namin sa iyo, Tony Eric, Mark. Eric, abang, 2 seconds, ha? Noong nasa Cebu ako, no, for to be with PRRD, just recently, a few days ago, I shared a ride with someone who was a UP Diliman graduate. Mm. And yet, she had no idea how this president has brought us to the precipice of war. Yes. Sabi ko, why did you not know? I mean, you're an educated person, obviously. I don't see it in media. Yes. Nobody's talking about it, no? So, claro, this is why. This is one of those reasons why nakakatakot itong sasabog na lang pala bigla ang bansa natin habang nagigisa ka ng whatever dyan para pakainin anak mo, yung bigla na lang sumabog, wala na yung Pilipinas. Correct. At ito yung dito tayo dinadala ng Bongbong Marcos na ito. Yun ang role ng SMNI. Attorney Mark, ang tanong namin sa'yo, they're hyping it up at tuwang-tuwa itong mga alipores ni Tambaluslus na speaker sa mga congressman na narevoke na daw nila ang franchise natin. Hindi ba? Please explain to the people kung bakit illegal itong NTC indefinite suspension at the same time, bogus ang sinasabi, palpak na, revoke na ang franchise law granting the franchise authority to SMNI until 2044. Eric, and Attorney, with your indulgence, could you tell us, mention the names of who these congressmen are? Yes. Ayun mga congressmen, nakita naman natin yung team, yung sa headed by Congressman Tambunting, tapos yung mga members doon, lalo na yung nagbubuli. Paranaque. Yung nagbubuli sa akin na congressman, yung kaibigan natin sa SMNI. Si Migs Nograles, Davao. Si Migs ng Davao. What's her party list? PBA, pero hindi naman siya atleta. Galit sa akin nung sinabihan daw na beautiful, baka opposite sa beautiful ang gusto niya. Tapos number 3, si Johnny Pimentel. Oh, Pimentel yung kaibigan ng ano yan, Eric, diba? Kaibigan ng NPA. Sabihin na natin. At marami tayong balita. Ikwento mo, Eric, ikwento mo. Marami tayong balita na ito siya may pananagutan sa taong bayan dito sa mga panahon ng eleksyon, sapagkat itinuturo siya ng mga sources natin sa Mindanao at ako mismo may knowledge tungkol sa involvement niya pag sinasabi natin ang permit to campaign at mga pakikipagsabwatan sa NPA. Ang detalye niyan, mamaya-maya pag may oras kami, ano mga ginawa niya sa Mindanao? Who else? Si Paduano? Si Paduano na dating NPA at bodyguard. Sinipa yung rider, ito. Rider. Rider na si Richard Gutierrez. Oh, Gutierrez. Si Akop. Si Akop na dating police general. Marikina. Si Stella Kimbo. Stella Kimbo na nagsayaw ng sa ala Salome. JJ Suarez. JJ Suarez na soke ng ombudsman. Plunder. Sa magnanakaw. Sino pang sunod na attorney Mark? Marami pa, hindi ko nakakabasa. Si Hernandez. Si Dan Hernandez na yung kamukha ni Fanny Serrano. Santa Rosa. Santa Rosa, sino yan? Si Dan Hernandez. Fernandez. Fernandez. Oh, yeah. Dan Hernandez. Oh, Hernandez. Oh, yan. So ito sila ang mga main Benny actors. Abante. Si Benny Abante ng Manila. And marami pa itong Committee on Legislative Franchise. Kaya namin sinasabi sa inyo kasi palapit na tayo sa isang election. Yes, no? So, months na lang. Bago yan, kay Eric and Dr. A, okay, kailangan ko i-explain sa taong bayan. Yes. Ano yung status ng prangkisa ng SMNI? Please. Buhay na buhay pa ang SMNI. Yes, nasugatan. Yes. May konting sugat because of the war doon sa House of Representatives. But buhay na buhay pa ang prangkisa ng SMNI. Mm-hmm. Hindi pa na-revoke ang SMNI. Ibig sabihin, nandyan pa ang Republic Act 11422 or batas yung siya. Franchise batas. Or okay, batas na nagbibigay ng prangkisa ng SMNI. Yes, claro. But ang ginagawa ngayon, sinuspend lang indefinitely ang operation ng SMNI because ang NTC has no authority or jurisdiction to suspend or to revoke the franchise of the SMNI, kailangan batas yan. Mm-hmm. Ang NTC, walang karapatan, walang jurisdiction na mag-revoke ng prangkisa. It should be a law. Pero so, ang kanyang ginagawa, illegal na pinipigilan ang operation ng SMNI. Suspension of the operation, grabe, not of the franchise. Not of the franchise. But ang suspension niya, indefinite suspension, and that is illegal, unconstitutional, in violation ng due process clause ng ating salikang batas. Claro.
So buhay pa po ang franchise ng SMNI, bogus po ang at fake news ang sinasabi ni Johnny Pimentel at nila JJ Suarez at ni speaker at mga bata-bata ni Speaker Martin Romualdez. Ngayon ang as long as dalawa yung body natin ng Congress, House of Senate and House of Representative, may ma-review pa yan. Kasi akala nila na unicameral tayo na si Speaker siya ng Prime Minister kasi pwede nilang mag-approve. Pag na-approve na sila mga congressman, yes, batas na yan. But in this case, bicameral po tayo. Dalawa ang bahay po natin. Ayun. So yung approval ng House of Representative, i-review pa yan, i-confirm pa yan ng House of Senate. Kung hindi gagawin ng Senado yan, kung tulugan ng Senado yan, wala yan. So ibig sabihin, hindi pa sa dapat mag-celebrate kasi hindi pa patay ang SMNI. Yes, nasugatan ang prangkisa, but buhay na buhay pa ang SMNI. Claro.